Magandang araw po muli. Nandito na naman po tayo sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue para magbigay po ng update regarding po dito sa may project ng ating pamahalaan, ang MRT7. Tara po, check po natin kung ano na po yung mga update. As of this month nga po pala, April 2024, bali ito na po yung mga update dito sa MRT7. May mga unti-unti na pong pagbabago. Yung mga station is nagkakaroon na po ng mga skeleton, or yung nagkakaroon na talaga siya ng itsura na check na aabangan pa natin sa mga susunod na araw. Ito nga po palang Manggahan Station. Bali, ito na po yung itsura niya. Talagang kitang-kita na po yung istruktura niya. Kung ano yung kalalabasan sa mga susunod pang mga araw is makikita natin kung ano na talaga yung magiging kahinat nun niya. Next naman po itong Batasan Station. Along Commonwealth din po pala, tsaka sa mga iba't ibang parte dito sa Quezon City is maglalagay din po ng mga panibagong mga terminal ng bus tsaka jeep. Ito naman po yung Don Antonio Station. Ito naman po yung Tandang Sora Station. Yung ano nga po pala itong University City Station is hindi po siya visible kasi nasa ilalim po siya. So ayan po, dito sa bahagi na yan, dyan po ilalagay yung University Station.
po yung Quezon City Memorial Circle Station. Nandun po siya sa mismong loob po ng circle. Tapos yung sa mga gilid-gilid po, ayan po, gagawing terminal din po yan. Tapos yung bagong project po ng Quezon City LGU, itong promenade na tinatawag, bali yung wildlife or Ninoy Aquino wildlife is ikokonekta naman po sa may bahagi na Quezon City Memorial Circle. So maglalagay po sila dyan ng parang daanan po. Bali, ayan po yung makikita yung bakal sa taas. Yan po yung bagong project din po ng Quezon City LGU. Po tayo, papasok na po tayo sa may North Avenue. Bali, makita din po natin yung kung ano na yung itsura dito sa may North Avenue ng MRT7. Sa North Avenue Station is dito rin po magkoconnect yung kauna-unahang subway natin dito sa ating bansa. Connecta naman po itong MRT7 dito po sa may MRT3 at ang LRT1 extension. Magkakonekta-konekta na po yan ng mga subway na gagawin po ng ating gobyerno. Naman po tayo dito sa may kahabaan po ng Commonwealth. Ayan po, yan po yung University Station. Ating tren na nakahimpil po dyan sa may bahagi ng tapat ng UP Diliman. Tapos ito naman po yung next, yung kabilang side naman po ng Tandang Soray Station. And balik na naman po tayo sa may Don Antonio Station. Yung kabilang itsura naman po, kabilang side ng Commonwealth at yung Don Antonio Station naman po. Po tayo sa may footbridge dito po sa may Diliman. Bali, sa ganitong oras makita po natin situation ng mga volume ng mga sasakyan na ganito po karami ang dumadaan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Makikita nyo po yung iba't ibang transportasyon. Nandyan ang motor, nandyan ang bus, mga jeep, mga UB Express. Nandyan pa po yung mga private car. So talagang ang laki-laki po ng mga volume ng sasakyan na pumapasok dito sa Commonwealth Avenue. So malaking tulong po yung ginagawa na MRT7 upang maibsan po yung mabigat na daloy ng trapiko at makatulong naman po sa mga ating mga kababayan na gustong mapabilis ang transportasyon. At yan naman po, Don Antonio Station pa rin po yan. So ayan na po yung malapitang itsura niya po as of April 2024.
Ayan pa rin po ang Don Antonio Station. Ayan po, sa kabilang side naman po. Kung ano po yung update. Siyempre yung Don Antonio Station is malapit po siya dyan sa Ever Grotesco Commonwealth. Nandun sa bandang unahan natin, yan po yung Batasan Station. At hanggang dito na lang po, at huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe para maging updated po kayo sa akin pa po mga gagawing video. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting channel. Salamat po at ingat po tayo.